Meron kang park light na Osram? Meron kang iba? Oo, basta white din. Patingin yan. 100. Hindi naman ito nakasusunog. Gita, salamat. Alright, so wala tayong nabiling Osram na park light. Try na natin itong generic. Malagyan na. May nabili din ako na Eagle Eye. Eagle Eye kasi nito sa harapan. Na yellow. Palta natin ang white. Pakita ko rin yung LED setup ko. Ano siya eh. Battery operated. So, di siya naka-top sa ignition o sa park light. So, nakarekta siya sa battery. Nakas niya sa liling circuit. So, nilagyan ko siya ng fuse. Tapos, baba. Tapos yung switch niya is yung halo switch. So, gumamit din ako ng relay para hindi masira yung switch. Delikado yun eh, parang sira siya kapag walang relay. Masyadong mataas yung load, hindi niya kayang i-handle ng switch. Sira yung switch, baka nalagyan ang relay. So, pakita ko na lang din mamaya. Mabalik na lang ako, huwag muna. Imbit natin mamaya. Alright. Alright. So ito yung nabili kong park light na generic. Tapos ito naman yung Eagle Eye. Kabit natin. Pakita ko muna yung LED setup. So yung LED setup ko, ito nilagay yung main switch. Tapos ito yung halo switch niya. Pinapower niyan itong voltmeter. Tapos yung mga ilaw, Eagle Eye isa. Tapos mayroon siyang dalawang LED strips yata tawag dito. Ayan, so red dito. Tapos sa harap, natin ng white. Ito naman yung park light. Ayan. Papalta natin. So yung headlight ko, nabaltad ko na ng Osram P19. Pasingin natin. Ayan. Papalta ko ng white yung park light para pagay. Alright, kapit natin. A few moments later. So ito na yung binili ko na Eagle Eye. White. So, maiksi siya. Dinagsungan ko siya ng wire. Maiksi siya, hindi siya papasok dito. Hindi ka makakasya. Ito kasi yung dati niyang kabitan wire. Ay, circuit. Ito ground. Tapos yung positive niya, ito. Punta siya sa positive ng battery. May fuse. So, lagay ko dyan kung mahanap ko pa yung diagram. Mahirap din kasi itong ituro eh. So, ito yung relay. Kaya niya papunta sa halo switch. So, kabit muna natin to. Pasok muna dito at sa bandan. So, ito, nakabit ko na yung sa dati niyang connection. So, yan, dapat naka-staggered yung pwesto niya. Hindi siya magdikit. Natin ng tape. Siya na kaya na, nakabit ka na ulit. Ito naman isang to. Ito yung papunta sa voltmeter. So, nakabit naman natin itong park light. Ganun din, gaya nung ginawa ko dati. Ginukot ko lang. Pakain natin. So, test nyo lang to. Tapos, access nyo dito. So,
So, kapagin nyo naman yung parang rubber yung connector nito eh. Ayan. So, kapag ako na. So, ikot nyo na counterclockwise. Ayan. Tanggal na. So, ito. Ihilayan nyo lang siya. Matanggal nyo na yung rubber. So, try natin gabit itong isa. Kapagin lang natin. Mahirap to. Ikaw ang flashlight. Ayan, nabit ko na yung brake light. So meron siyang slot. Ayan na lang din para sa ipasok. May rapag kinakapa lang eh. Ayan, brake na natin. So ipit nyo rin ng clockwise. Para mag-lock siya. Nakalak na. Balik ko muna to. Ilalim tapos testingin na natin. A few moments later. Alright, so testingin natin. Ito yung park light. Ayan. Tinasan ko na yung ISO nitong GoPro. Bilim kasi eh, yung settings ko. So siguro medyo mag-grainy yung footage. Ayan yung park light. Tapos i-on naman natin yung LED na mga ilaw. So ito na main switch. On. Tapos yung switch nya dito. Ito nilagay ito eh. So yan. So ang pinapower nyan ito. Voltmeter. So mapapansin nyo 11.6 lang. Mamababa sya. Kahit i-start ko yung motor, mga 12 lang yan. Hindi yung papalo ng 14 kasi may voltage drop na gawa nung main switch. So ang ginawa ko sa main switch, pinutol ko yung negative nung siya nilagay. So kumaba yung wire kaya may voltage drop. Ito yung pinapower niya. Itong isang eagle light sa ilalim. Tapos itong dalawang sa sarap yung pinalit natin ha. Eagle eye. So ito. Ayan, park light eagle eye. Medyo bluish yung kulay. Yung park light no. Start natin yung motor. Park light. Tapos eagle light tsaka yung Osram na headlight. Sa likod. So yung LED lights, yan, ayan yung nigilay sa likod, voltmeter, tapos park light. Tapos yung headlight. Moments later. Alright, so sakto, magdi-dinner kami ngayon. So, matitest na natin tong low light settings. Tinasan ko lang naman yung ISO. Dati gamit ko 400 na ISO sa GoPro. So, ngayon, tinasan ko siya ng 3,200. Ayan, malamang mas malinaw na yan kaysa dati.
yung last time na ginawan ko ng night test yung itong headlight. So, nag-comment doon, mahina daw. O, kasi nga, pangit yung GoPro settings ko. Malabo. Galing naman ito. Huh. So, ngayon, ito na. So, hopefully, mapanood niya ulit to. Makita na niya. So, high beam. Low beam. So, ingat din kayo sa paggamit ng high beam. May kasalubong kayo. Lalo itong Osram, malakas yung high beam nito. So, masisilaw yung kasalubong nyo. Kung bawa ganyan, may sinusundan kayo. Huwag kayong lagi naka-high beam. Kasi sa salamin naman nila, wala sila makikita, puro ilaw. Masakit din sa mata yun. So, ingat lang sa pag-high beam. So, maganda rito sa meron kayong LED light sa gabi na bukod sa headlight o sa ano taillight nyo, brake light. So, okay din na maglagay kayo ng mga ibang ilaw kasi para mas kita. Kasi tayo mga motor, tayo masyadong kita nyan lalo pag gabi. Mas maganda na mas visible ka sa daan. Tama, magandang i-test to dito. Dilim kasi rito eh. Ayan, nakalaw lang ako. May sinusundan kasi ako eh. Sisilo kasi yan. Dito, madilim dito. Walang ilaw. Hirap dito dati pag umalas kami ng gabi. Lalo nung stuck yung ilaw ko, napakahina. Ito, maganda-ganda na, maliwanag. Alright, so dito kami dadaan sa Clark. So, andyan yung mga ibang grupo natin sa Pampanga Moto Vloggers. Sabi nila, tapos na raw ako kami mag-dinner, punta raw kami dyan. Tamba yata sila. Tapos sila mag-dinner eh. Sa iba kasi kaming lugar magdi-dinner. So, try namin dumaan mamaya. Ako nandun pa sila. Sa Northwalk. Dito maganda, maliwanag. Pero doon sa amin, ang dilim. Oh, puro ilaw oh. So yun na lang siguro. Pusin ka na yung vlog. Short test lang naman to eh. Right. No! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!